Purihin ang pangalan ng Panginoon at tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ito pong atin pong gospel ay kunin po natin sa Matthew chapter 13 verse 44. Sa Tagalog, ganito ang mababasa natin, ang natatagong kayamanan. Verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at binenta ang lahat ng ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Ito pong the parable of the kingdom of heaven. Sabi nga po dito, is like a treasure. Ito daw pong kingdom of heaven is like a treasure found. Alam niyo po ba na yung main point po dito na gusto ko po sa inyong i-share, yung treasure and joy is one thing that everyone is looking. Kahit sino naman po ay naghahanap ng treasure and joy sa buhay. Kaya nga po tayo nagsisikap dahil gusto po natin na magkaroon man lang ng treasure na ito. But then, ang treasure na ito ay masasabi po natin kaya po tinawag na treasure ay dahil valuable, no? Valuable. Treasure in joy is one thing that everyone is looking for. So, in other words, kingdom of heaven is worth valuable. That could take to lose everything in life here on earth. When you found this, pag natagpuan nga daw po natin ito, this will cause you joy and happiness. Magbibigay ito sa iyo ng kagalakan at kaligayahan. And you would be willing to lose everything in exchange of this kingdom of heaven. Sabi nga po dito ay tuwang-tuwa siyang umalis yung mama na nakatagpo, ano? At ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. So, nagkaroon siya ng mas malalim na interest, excitement when he found the treasure in the kingdom of heaven. But the question is, how to find this kingdom of heaven, no? Paano po ba natin ito matatagpuan? Well, una, kung maalala po ninyo yung itinuro ng Panginoon na panalangin sa Matthew 6, sabi niya doon, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." So makikita po natin na yung kingdom of God is included in our prayers. So, in other words, you can't buy or neither earn the kingdom. Hindi natin kayang bilihin o hindi natin kayang mabili ang kaharian ng langit. Of course, it's a pre-gift because you desire for it more than anything. Ito ay isang kaloob na galing sa Diyos sapagkat we desire it more than anything. Kaya pala sa Bible, mababasa po natin in Matthew chapter 5, no, sa Beatitude, "Blessed are the poor, for theirs the kingdom of heaven." No, mapalad daw po yung mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat magiging bahagi sila ng kaharian ng langit. It doesn't necessarily mean na kailangan mong maging mahira para mapabilang ka sa kaharian ng langit. Ang simpleng sinasabi po dito is those people who trust God, mga taong ang tiwala ay nilagay sa Panginoon. Kasi isipin mo na lang kung
ang tao hindi naman mananatiling habang panahon na mahirap. Eh paano pag yumaman ng tao? Eh di hindi na siya kabilang sa kaharian ng langit. Sinasabi lang dito mga kapatid na yung mga tao na aba at wala nang inaasahan kundi ang Diyos, ito yung mga taong nagtiwala sa Panginoon. Sapagkat sinabi ng Biblia, hindi kailangan maging mahirap o maging mayaman para ang tao ay magtiwala sa Diyos. Kawikaan 3, ang kabanata, ang talata 7, ang sabi po dito ay trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will make your path straight. So therefore, sa madaling salita, yung blessed are the poor in the spirit for there's the kingdom of heaven. Ito yung mga taong naglagay, naglagak, nag-iwan ng tiwala sa atin pong Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin yung buhay po ni Apostol Pablo, sinabi niya sa aklat po ng Pilipos, kabanatang 3, talatang 7 hanggang 8, in order to gain Christ, sabi doon, inaari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalot higit na mas mahalaga ang makamtan ko si Kristo. So makikita po natin dito na si Kristo ang treasure ng kaharian ng langit. Inaari niyang maging kalugihan ng lahat bilang kapalit ng mas lalong mahalaga ang makilala ko si Kristo. So yes, you can lose everything for the kingdom with joy. Pwedeng mawala ang lahat ng bagay, kapalit naman ito yung kagalakan na naghihintay sa atin, no? Lalong-lalo na po sa atin pong mga paglilingkod at pag-aalay ng atin pong buhay para sa Panginoon, merong naghihintay na dakilang kagalakan. Sabi nga po sa Biblia, whom for the joy that was set before him, he endured the cross, scorning its shame. Now he is seated at the right hand of the Father. Si Kristo po yun, no? Na hindi niya inalintana yung mga pasakit, yung hirap, yung mga insulto, sapagkat alam niya na merong dakilang kagalakan na naghihintay sa kanya. Ganon din sa atin na pinili ang maglingkod, pinili ang ialay ang atin pong buhay at panahon para sa Panginoon. So ano naman po yung ating responsibility once that we found this kingdom of heaven? Ano naman yung responsibility natin? Of course, we need to share the treasure found. Huwag naman natin hayaan na yung natagpuan nating kagalakan, yung natagpuan nating kaligayahan sa Panginoon ay hindi natin maibahagi. Kailangan natin ibahagi ang kaharian ng langit. Ikalawa, we have to share the joy of finding. Nang matagpuan po natin ng kagalakan, turuan din po natin ng tao na matagpuan nila ang kagalakang idinudulot sa atin ng atin pong paglilingkod sa Panginoon. And number 3, share Jesus, the joy of the kingdom. Ibahagi natin si Jesus bilang kagalakan ng kaharian ng langit. Sapagkat si Apostol Pablo, nang matagpuan niya ang Panginoon bilang tagapagligtas ng kanyang buhay, inari niyang maging kalugihan ng lahat bilang kapalit ng higit na mas lalong mahalaga ang makilala natin si Kristo. Purihin ang Panginoon at nawa ay maging pagpapala ito sa bawat isa sa atin na ang kaharian ng Diyos is valuable, it is a treasure for all of us, and God bless you po. Maraming salamat. Ito po ang iyong kapatid, Kuya Bong.